Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin, pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Marta, Maria at San Lazaro. Mga kapatid, tinipon tayo bilang angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuhay ng iyong anak si Lazaro mula sa kamatayan at buong lugod siyang tinanggap ni Marta sa kanyang tahanan. Ipagkaloob mong sa tapat naming paglilingkod sa aming kapwa, mapagnilayan namin tulad ni Maria ang iyong salita at makamit ang iyong gantimpala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang pasimula ng paghahari sa Huda ni Joaquim na anak ni Josias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula sa Panginoon. Tumayo ka sa bulwagan ng templo at magsalita ka sa mga naninirahan sa lahat ng lungsod sa Huda na naparoon upang sumamba. Huwag kang maglilihim ng anuman. Baka sakaling sila'y makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Kung magkagayon, pahihinuhod ako at hindi ko na itutuloy ang parusang inihahanda ko sa kanila dahil sa masamang ginagawa nila. Sasabihin mo sa kanila, sinasabi ng Panginoon, kung hindi kayo makikinig sa akin, at kung hindi ninyo susundin ang mga utos ko sa inyo, at di ninyo pakikinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong ito'y itutulad ko sa Silo, at gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa panunungayaw. Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga saserdote, mga propeta, at ng lahat ng taong nasa templo ng Panginoon. Pagkatapos niyang magsalita, si Jeremias ay dinakip nila. Dapat kang mamatay. Bakit nagpahayag ka sa pangalan ng Panginoon na matutulad sa Silo ang templong ito, mawawasak ang lungsod at walang matitirang sinuman. At siya'y pinaligiran ng mga tao.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw. Ang nangamumuhi ng walang dahilan, higit na marami sa buhok kong taglay. Daming sinungaling na nagpaparatang, ang hangad sa akin, ako ay mapatay. Ang pag-aari kong di naman ninakaw, nais nilang kunit dapat daw ibigay. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiling. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa templo mong, sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak paghamak sa iyo. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. At sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo, O Poon, sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Magsitayo po ang lahat. Sa inyo ngayon, salita ng Panginoon, iiral habang panahon. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon, ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin kahit mamatay ay mabubuhay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Paalalahanan nga po natin ulit ang bawat isa. Siguro naman, no? Huwag nyo lang isisigaw, no? Pwede naman sigurong kausapin ang katabi. Paalalahanan lang natin ang bawat isa. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mamamatay ka rin. Yan na naman tayo eh. Mga kolektora, mamamatay din kayo, ha? Lay minister, mga sakristan, pati ako, mamamatay din ako. Pero hindi tayo dapat matakot. Lalo pa tayo ng mga nananalig, at sana nga nananalig tayo sa Poong Jesus Nazareno. Hindi tayo nagpupunta dito para mabuhay tayo ng habang panahon. May katapusan ang bawat isa. Gusto kong pagtuunan ito, no? Itong aspetong ito ng buhay natin. Minsan ayaw nating mamatay, kaya yung iba ang gusto nating mamatay. Ayaw nating mamatay, kaya wala tayong pakialam sa iba. Tingnan po natin, ha? Sa unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Jeremias, sa Jeremias na isang propeta, inutusan ng Panginoon para ihatid yung mensahe. Kasi ang propeta, tagapaghatid ng mensahe ng Diyos. At ang mensahe na gustong iparating ng Panginoon sa mga tao ay, pag hindi ninyo pinagsisihan ang inyong mga kasalanan, pag hindi kayo nanumbalik sa akin, matutulad kayo sa mga taga-Silo. Ang templong ito na inyong pinupuntahan, mabubuwag ito pag hindi kayo nagsisi. Yun ang mensahe. Okay. So ginawa ni Jeremias, tumayo, sinunod kung anong sinasabi ng Panginoon. Sinabi niya, ito ang sabi ng Panginoon. Hindi naman niya, ito ang sabi ko. Ito ang sabi ng Panginoon. So, tinanggap ba? Tinanggap ba yung mensahe? Kasi kung tatanggapin yung mensahe, ibig sabihin, kailangan baguhin yung lifestyle. Baguhin ang kanilang ginagawa. E ayaw. Kaya, imbis na tanggapin, no? Hindi na nga tinanggap yung mensahe, ano ang binalak? Patayin ang mensahero. Ayaw ng message, patayin ang messenger. Nakuha ba? Yan. Pero hindi natakot si Jeremias. Kahit na gusto siyang patayin, hindi siya natakot. Kasi malinaw din naman na sinabihan siya ng Panginoon, magpakatatag ka, manalig ka lang. Hindi naman siya pababayaan. Ang kailangan, gawin mo lang kung ano ang mission mo, gawin mo kung ano ang pinasasabi ko, ako nang bahala dyan. Kaya huwag kang matakot, ha? Huwag kang matakot. Magsabi ng katotohanan, huwag kang matakot. Minsan, ako po, no, pag nakatayo dito, pag nagsasalita, may masabi nga lang ako tungkol sa pagnanakaw. Marami nang nagpapantig ang tenga. Na parang gustong piliin lang kung ano ang sasabihin, piliin mo lang kung ano ang gusto naming marinig. Kahit minsan, kahit sa mismo mga nagsiserve, hindi natutuwa sa sinasabi namin, no? Kapag nagtuturo kami. Pero kailangan gawin, kasi ito yung mission namin.
Kahit na yung karanasan na parang kamatayan na, pinapatay na. Okay na tayo sa unang pagbasa? Okay. Punta tayo sa Ebanghelyo. May namatay. Namatay si Lazarus, kapatid ni Martha at ni Maria. Itinuturing ng mga kaibigan, close friends ni Jesus. Ng poong Nazareno. Pero namatay pa rin. Nagbago ba yung dalawa? Ina-analyze ko po, no, yung sinabi ni Martha, Panginoon, kung nandito lamang sana kayo, kung nandito lamang sana kayo, hindi sana namatay eh, ang aking kapatid, ang aming kapatid. Kaibigan niya ni Jesus, no, kaibigan yan. 2 years ago, nang pumasok ang COVID, marami sa inyo, mga deboto ha, namatayan. Baka nga ito yung pagkakataon na, kasi baka lang po, no? Hindi mo pa matanggap kasi bakit ganon? Nagdidibusyon naman kami, hindi lang magkakapatid, pamilya na kami na nagdidibusyon sa iyo, bakit siya namatay? Uy, kasi naman po, no, yung namatayan o... Siyempre, nakakalungkot yun. At nararamdaman ni Jesus, no, ng poong Nazareno, yung lungkot na ikaw ay nawalan, ikaw ay namatayan. Pero ang paalala din, kung talagang nananalig ka sa poong Nazareno, hindi kamatayan ang magpuputol ng inyong ugnayan. Hindi kamatayan ang pipigil sa iyo sa pagsunod at pagiging deboto ng poong Nazareno. Dahil naniniwala tayo sa kanyang mensahe, pareho ang mensahe at ang mensahero ang nagpapahayag, may buhay pagkatapos ng buhay dito. Kamatayan lang yan, pero may buhay pa pagkatapos at bubuhayin tayong lahat ng poong Jesus Nazareno. Paano ka bubuhayin kung hindi mo nararanasan ang kamatayan? Minsan po, may namatay, pero sa'yo, may namatay din. Ganun yung karanasan natin, no? Kapag namatay ang magulang mo, namatayan ka ng anak, bahagi mo, namamatay din o namatay din. Karanasan din ang kamatayan na sa panahon ng COVID, nawalan ka ng trabaho, na-bankrupt ka, iniwanan ka. Kamatayan yan. Death experience yan para sa iyo. Pero huwag kang titigil na dahil lang dyan, yung mensahe ni Kristo ng poong Nazareno, naniniwala ka ba na muli kang mabubuhay? Nananalig ka ba? Ito yung mensahe niya. At mismong ito yung nagsasalita. Nananalig ka ba? Huwag na magtampo, ha? Huwag na magtampo. May pag tinanong naman kita ngayon, gusto mo na bang mamatay? Ayaw mo naman. Pero naranasan mo na eh. Sabi ng poong Nazareno, di ba? Ako ang buhay, ang muling pagkabuhay. Kung lalayo ka, kung aalis ka dahil lamang sa kalungkutan na iyong naranasan, lalo ka mawawalan ng buhay. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo ulit, mabuhay ka na. Yung mabuhay ka na, yung okay. Mabuhay na. Maging masaya. Tuloy ang buhay. Magtrabaho. Magbakasyon. Magliwaliw. Paminsan-minsan. Mabuhay ka.
Kasi malay. Buhay tayo, pero kumakaas na tayo para tayong patay. Habang may buhay, may pag-asa. At ang paghuhugutan natin yan, pananalig sa Poong Jesus Nazareno. Kahit sino pa, no? Ang nawala sa atin, isang araw, magkikita-kita tayo ulit. Pangako yan ng Poong Jesus Nazareno. Mismong si Kristo nga, di ba? Namatay. Mismong si Kristo, Diyos na, namatay. Pero muling nabuhay. At yun yung atin din. Mamamatay tayo, pero ang pangako ni Kristo, ang lahat ng nananalig sa Kanya, muli ring bubuhayin. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, mabuhay ka na, ha? Kasi baka lang po, no? May mga dapat tayong gawin, hindi na natin nagagawa, hindi pa natin nagagawa dahil nga andun tayo sa kamatayan, yung karanasan ng kamatayan pa rin. Andun pa rin tayo eh. At ito ngayon, no, ngayong araw na ito, itong mensahe sa iyo ng Diyos, mensahe ng Poong Jesus Nazareno. Patuloy kang manalig para ikaw ay patuloy na mabuhay. Amen? Yun na po ang lahat. Sa kapistahan ito ni Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, alalahanin natin ang mga taong naglilingkod sa atin araw-araw at tilingin natin sa Diyos na ipagkaloob sa kanila ang mga pagpapala at biyayang nais nilang makamit. Ang ating pong itutugon, tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway tunay na maging halimbawa sa kanilang pananalangin at paggawa. Manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Ang mga nanunungkulan sa bayan, naway tumupad sa kanilang mga tungkulin sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod, manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Tulad ni na Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, tayo naway magpusa at maging bukas palad sa pagbibigay ng kagalakan at ginhawa sa mga ipinagkatiwala sa ating pangangalaga. Manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Ang mga may sakit at matatanda, naway makaranas ng pangangalaga at pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Ang mga yumaong mananampalataya na naglingkod noong sila ay nabubuhay pa, naway umanis sa langit ng mga bunga ng kanilang mga pagsisikap, manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito.
Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alakad tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagaloob mo ang aming mapagkumbabang paglilingkod ay kalugdan mo sa ikararangal ng mga banal mong ikinalulugod at sa ikadadalisay ng aming katauhan at loob sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, ng mga hukbo na puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis
na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, tumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Isilaw inibig na kita bawat sandali ng iyong buhay kinagabayan kita. Alam ko ang iyong kalungkutan, ako may nasasaktan. Maging ang iyong kaligayahan na ako ang may dahilan. Alam ko ang iyong kapigatian, ako may di ka iiwan. Hindi ka mag-iisa. Ngunit bakit nangangamba? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot? Kung noon pa may iniibig na kayo, magtiwala ka, hindi kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot? Kung noon pa may magtiwala ka, hindi kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Wala pa rin ba kayong pananalig kung sabihin
kita. Tayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsilang sa langit ng mga banal, kaming mga nakinabang ay dumadalangin magkamit ng di magmamaliw na kabutihang ngayon pa man ay minagandang loob mong ibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nawa po, magkaroon tayo ng concern sa atin pong kapaligiran. Yung sinasabi lagi na climate change, hindi lang ito dapat salita. Dapat nating aksyonan. Na may mga lindol, konting ulan, landslide, baha. Pero mo kahit nasa mataas na benggit, sagada, bagyo, binabaha, mataas na yun. Kung hindi natin ititigil at hindi tayo magiging responsable sa mga mining o kung ano man mga paghuhukay, tayo rin ang mapiperwisyo. Kalikasan po, no? Kapag kumilos ang kalikasan, hindi natin yan mapipigilan. Pero mayroon tayong responsibilidad pangalagaan ng kalikasan. Para nang sa ganon, tayo din naman ang magbe-benefit. Kapag maganda ang kalikasan, maganda ang resulta sa tao. Huwag nating hayaan sirain ang mga kabundukan, ang kapaligiran, kapalit ng halaga. Dahil ang buhay, walang kapalit na halaga. Kapag yan nawala, wala na tayong magagawa dyan. Pero habang buhay pa tayo, sana po ay magkaroon tayo ng pakialam. Dahil lahat tayo napiperwisyo, lahat tayo maapektuhan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narungal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di lumalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Oh.
rin.